Love Stories. Barangay Love Stories. Ang taong gipit sa patalim daw kumakapit. At ang pwedeng kapalit nito ay mas malaking problema sa buhay ng isang tao. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang gumawa ng masama para lang guminhawa ang buhay mo? Bagay talaga na kahit alam na nating mali ay ginagawa pa rin natin, lalo na kapag wala na tayong ibang pagpipilian. Kaya lang madalas hindi man tayo ang mapahamak sa mga kamalian na yon, babalik naman ito sa mga mahal natin sa buhay. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Billy. Hindi ko to tunay na pangalan dahil ayoko ring malantad ang tunay kong pagkatao sa sulat na ito. Medyo sensitibo at komplikado kasi ang kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa araw na ito. 28 years old na ako at nagtatrabaho bilang isang pedicab driver. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong programang Barangay Love Stories, Mama Mia. At matagal na rin talaga na gusto kong sumulat sa inyo. Pero dahil nga medyo komplikado ang nangyari sa buhay ko, ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang sulat ko na ito. Magulo ang lugar at pamilyang kinalakihan ko, Mama Mia. Nakatira kami ng pamilya ko sa medyo squatter na lugar. Pangatlo ako sa 7 magkakapatid. Lasinggero ang tatay ko at mahilig namang magsugal ang nanay ko. Halos hindi ko nga maramdaman noon na may mga magulang ako dahil pareho silang mahilig na manakit sa aming magkakapatid. Pero sa kabila ng magulong pamilya namin, meron naman akong masayang relasyon sa nobya ko na si Mao. Nasa second year high school siya, third year naman ako nang maging nobya ko siya, Mama Mia. At kahit huminto na ako ng pag-aaral pagkatapos ng high school, ay naging matatag pa rin ang aming relasyon. Siya talaga noon ang nag-iisang taong pinagpapasalamat ko sa Diyos na dumating sa buhay ko. Siya lang kasi ang napaglalabasan ko ng mga sama ng loob ko tungkol sa pamilya ko at lalong-lalo na tungkol sa buhay ko. Marami kaming mga pangarap noon, Mama Mia. Mga pangarap na bigla na lang nagbago dahil nabuntis ko siya nung nasa second year college na siya. Handa naman akong panagutan siya kasi mahal ko talaga siya. Pero ayaw sa akin ng mga magulang niya at balak siyang ipadala sa probinsya noon. Dahil ayaw naming magkalayo sa isa't isa, Mama Mia, ay nagdesisyon kami ni Mao na magtanan at magsama na sa iisang bubong na malayo sa mga pamilya namin. Grabe, babe. Ang alikabok naman dito sa loob ng bahay na to. Nako, sorry, babe. Dapat pala, chinek ko muna tong bahay at medyo nilinis bago tayo pumunta dito. Ayos lang. Wala rin naman tayong ibang bahay na pwedeng pagpalipasan ng gabi.
Mabuti nga at nakakuha ka ng ganitong bahay na pwede nating tirhan agad. Sinabi mo pa, hindi nga lang kalakihan tong bahay pero mukhang ayos naman na para sa ating tatlo ng magiging baby natin. Saan ka nga pala nakakuha ng pera na pambayad sa advance at deposit ng upa dito? Medyo malaki rin kasi yung halagang sinabi kanina nung may-ari nitong bahay. Ang liit lang kasi nang inabot ko sa yung pera mula sa ipon ko kaya nagulat ako nang may bigay mo yung hinihingi niyang halaga. Medyo mahal nga talaga ang upa para sa ganito kaliit na bahay. Mabuti na lang at may mga gamit na pala dito sa loob kahit paano. May lumang sofa, lamesa at mga upuan na rin. Medyo komportable na rin to para sa atin. Tapos sabi rin ng tropa ko nagrekomenda nitong bahay. Bihira raw bahay ng lugar na to. Kaya hindi tayo mag-aalala kapag may paparating na bagyo. Mabuti naman kung ganun, babe. Sa lugar kasi natin palaging binabaha kahit konting ulan lang. Kaya nga eh. Sabi nga nila, di ba? Kapag sabay-sabay umiihi ang mga taga ron sa atin, babaha na kaagad sa kalsada. Grabe naman kasi talaga ang pagbaha sa atin. Umaabot kaagad na lampas bewang ang taas kahit hindi naman ganun kalakas ang ulan. Pero babe, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan mo nga nakuha yung pambayad ng upa dito sa bahay? Huwag mong sabihin na may masamang bagay ka nang ginawa para lang magkapera, ha? Ang totoo, babe, meron nga. Naku, babe, yun na nga ang sinasabi ko eh. Alam mo naman na maliit lang ang kinikita ko sa pagbabarker, kaya konti lang ang ipon kong pera. Huwag mong sabihin na nagsasnatch ka na rin ng mga bag at cellphone kagaya ng ginagawa ng mga tropa mo, ha? Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ganun kasama ang ugali ko. Pero ayun nga, ang totoo kasi, kumupit muna ako sa wallet ni nanay at tatay bago ako umalis ng bahay namin. Hala! Ang ibig sabihin, lahat ng perang ginamit mo dito sa bahay, kinupit mo mula sa mga magulang mo? Ang laking halaga nun! Hindi naman lahat. Yung iba, galing sa ipon ko. Tapos yung iba, nangutang muna ako sa tropa ko. Saka huwag ka mag-alala, babe. Kasi hindi ko na uulitin na gawin yun. Hindi na rin naman ako makakabalik sa bahay namin eh. Sira ulo ka talaga. Pero thank you, babe, ha? Kasi hindi mo tinakasan ng responsibilidad mo sa amin na magiging anak natin. Tapos eto, tinanan mo pa talaga ako para lang magkasama tayong dalawa? Bakit ko naman kasi tatakasan ng responsibilidad ko sa'yo? Eh, mahal na mahal kita. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi mas pinili mong makasama ako kaysa pumayag na ipadala ka ng mga magulang mo sa malayong probinsya. Alam naman natin na mas magiging maayos ang buhay mo dun, pero ako pa rin ang pinili mo. Mas magiging maayos ang buhay ko kapag kasama ko ang mahal ko at ang tatay ng baby ko. Tama ka dyan, babe. Alam ko na hindi ito magiging madali para sa atin. Basta ito ang tandaan mo. Gagawin ko ang lahat para maging isang responsableng partner sa'yo at tatay sa magiging baby natin. Magsusumikap ako hanggang sa guminawa ang buhay natin, kagaya ng mga pangarap natin dati. Mama Mia, sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako noon habang binibitawan ko ang mga pangako kong yun kay Mao. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako sigurado kung kaya ko bang tuparin ang mga pangakong yun. Kaya kong maging responsableng partner at tatay sa magiging anak namin noon. Pero hindi ko alam kung kailan ko maibibigay ang maginhawang buhay sa magiging mag-ina ko. Dahil high school lang ang natapos ko noon, Mama Mia, nahirapan talaga akong humanap ng trabaho na may malaking sweldo. Kaya nagpatuloy ako sa pagiging barker ng jeep sa buong umaga at naglalako naman ako ng balot sa hapon hanggang gabi. Maayos ang naging simula ng pagsasama namin ni Mao dahil napakabuti niya na partner, Mama Mia. Alam niya rin kung paano tipirin ang perang inaabot ko sa kanya. At masipag siya sa halos lahat ng gawaing bahay. Kaya kahit simple lang ang buhay namin noon, ay naging masaya pa rin ang aming pagsasama. Kaya lang nang nasa ika-apat na buwan na siya ng kanyang pagbubuntis, ay nagkaroon ng UTI ang partner ko at kinailangan kong bilhin ang mga gamot na para sa kanya. At doon na nga kami nagsimulang magipit, Mama Mia,
Lalo na nang sabihin ng doktor na masyadong mababa ang timbang ni Mao para sa kanyang pagbubuntis. Kailangan niya raw na mag-vitamins, Mama Mia. Ayokong mahirapan noon sa panganganak ang partner ko at mas lalong ayokong mapahamak sila ng magiging anak ko. Kaya sumubok pa ako na maghanap ng paraan para magkaroon ng ibang pagkakakitaan noon. Balot! Penoy! Balot! Penoy po kayo dyan! Uy! Billy! Oh! Pabali nga akong balot! Jano, ikaw pala yan! Sandali lang at ipipili kita ng malaking balot! Teka ha! Eto! Oh! Eto bayad oh! Sa'yo na sukli niyan! Salamat! Uy! Salamat din! Buena mano na nga kita, tapos may tip pang kasama tong bayad mo sa akin. Teka, bakit pala nandito ka? Dito na ako sa malapit na katira, kasama yung airpot at mga kapatid ko. Papangil lang ako sandali kasi may racket ako mamaya eh. Ikaw, dito ko na rin ba sa barangay na to nakatira? Oo, ilang buwan na rin. Kasama ko sa bahay yung girlfriend kong si Mao. Oo talaga? Syota mo pa rin pala siya hanggang ngayon? Nice, buddy! Ay, teka, huwag mo sabihin na kaya kayo nagsasama ngayon dahil nabuntis mo na siya. Paano mo nalaman? Ako pa ba? Alam mo naman na madali akong bumasa ng iniisip ng ibang tao. Lalo na siguro sa'yo. Kasi magkaklase tayo ng 4 na taon nung high school. Sabagay, pero tama ka. Magkakaanak na nga kami ni Mao. Maglilimang buwan na siyang buntis ngayon. Ayaw kasi sa akin ng mga magulang niya. Balak siyang ilayo sa akin. Ayoko naman siyang dalhin sa bahay namin dahil magulo ang pamilya ko dun. Kaya eto, nagtana na lang kami at pilit na kinakaya ang buhay kahit mahirap. Ganun talaga kapag nagsusulo na, marami kang marirealize na mga bagay-bagay. Makakaya nyo rin niyang dalawa. Ikaw, Jano, kamusta ka naman? Nag-aaral ka pa rin ba? Ayos naman ako, pero pagka-graduate natin ng high school, hindi na ako nag-college. Tinamad na ako eh. Kaya eto, paracket-racket na lang ako. Anong racket naman yan? Baka pwede mo naman akong isabit dyan. Kasi mukhang big time ka na ngayon eh. Ako, big time? Naku, malayo pa ako dyan, Billy. Pero gusto mo ba talaga ng racket? Oo, sana. Ang dami kasi naming pinagkakagastusan ni Mao ngayon. Halos lahat may kinalaman sa pagbubuntis niya. Kaya baka may alam ka naman na pwede kong gawing sideline. Meron akong alam, kaya lang di ko alam kung kakayanin mo to. Jano, kilala mo ako. Hindi ako pihikan sa trabaho. Kakayanin ko kahit ano pa yan. Sigurado ka? Kahit maging tagahatid tayo ng droga? Anong sabi mo? Droga? Nagbibiro ka lang, di ba? Shhh! Huwag ka masyado maingay. Ito naman, oh. Pero hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Oh, eto nga, oh. Meron akong i-deliver mamaya. At kapag na-deliver ko na to, malaking pera ang kapalit nito. Grabe, Jano. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Mas natatakot ako na mamatay sa gutom, Billy. Alam mo naman kasi na ako lang ang inaasahan dun sa bahay namin. Tsaka isa pa, mabilis ang pera dito. Tapos, mabilis mo lang din itong madidiscard yan kasi pwede mong itago dyan sa mga paninda mong balot, oh. Oh, ano? Game ka ba? Para masabihan ko na rin yung mga boss ko na nagpapadeliver sa akin ito. Para makapagsimula ka na. Hindi na, pare. Pass ako dyan. Mahal ko pa ang buhay ko. At ayoko rin na mapahamak si Mao at ang magiging anak namin ng dahil dyan. Sige, ikaw bahala. Basta kapag nagbago isip mo, ha? Chat mo lang ako sa messenger. Hindi na talaga magbabago ang isip ko. Ayoko niyan. Trouble yan eh. Sige, Jano. Salamat ulit. Alis na ako para mabenta ko lahat ng mga balot na tinda ko. Sige ha. Mama Mia, nagulat ako nang ipakita sa akin noon ni Jano ang isang maliit na plastic na may lamang puting pulbo.
Yun din kasi ang unang pagkakataon na makakita ako ng pinagbabawal na gamot sa personal. Medyo kinabahan kaagad ako noon at napalingon ako sa paligid ko dahil baka may ibang tao nang nakatingin sa amin. Naisip ko na baka bigla na lang may humuli sa amin kagaya ng mga napapanood ko sa palabas ng TV. Kaya nga nagmadali na rin akong umalis noon sa lugar kung nasaan si Jano dahil natatakot ako na madamay sa gulo na pinasok niya ng dahil sa trabaho niya. Mama Mia, sa totoo lang, nagigipit na talaga kami noon ni Mao. Pero nasa matino pa naman akong pag-iisip kaya hindi ko talaga papasukin ang ganoong trabaho. Alam ko kung gaano kagulo ang buhay ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Maraming buhay ang sinisira nito. Maraming pamilya ang winawasak nito. At maraming namamatay ng dahil dito. Nangako ako noon na hinding-hindi ko papasukin ang ganoong klaseng trabaho. Mama Mia, isang linggo bago ang schedule ng panganganak ni Mao, ay sinabi sa amin ng doktora niya na may posibilidad noon na masesaryan ang partner ko. Nang marinig pa lang namin noon ang salitang cesarean, ay alam na naming malaking pera ang mas kakailanganin namin. Ang sabi ng doktor ay pwede raw kasing malagay sa panganib ang buhay ni Mao o ng anak namin dahil masyado raw mababa ang matres niya. Kaya kailangan na raw naming maghanda ng malaki-laking pera. Hindi ko na rin talaga alam noon kung saan pa ako pwedeng kumuha ng pera, Mama Mia. Hindi ko na rin talaga alam, Mama Mia, kung ano ba ang dapat kong gawin para magkapera lang. Kaya kahit mabigat sa loob ko, ay chinat ko na ang dati kong kaklase na si Jano at humingi na ako ng tulong sa kanya. Nakipagkita siya sa akin noon at inabot ang halaga ng pera na kailangan ko, kasunod ang ilang maliliit na plastic na pinagbabawal na gamot. May inaabot din siya sa akin na papel kung saan nakasulat ang address at pangalan ng mga taong pagdadalhan ko ng mga plastic na yon. Doon lang sa lugar namin ang mga address kaya mabilis ko yung nagawa at na-deliver sa kanila. Sa totoo lang, Mama Mia, nanginginig pa ang mga kamay ko noon habang inaabot sa mga taong nasa listahan ang nakaplastik na balot na may kasamang puting pulbos na nakaplastik din. At panay talaga ang tingin ko sa paligid ko dahil pakiramdam ko ay palaging may nakasunod sa akin noon. At sa apat na araw lang na ginawa ko ang pagde-deliver ng mga pinagbabawal na gamot, ay naipon ko kaagad ang pera na para sa pangpapasisaryan ng partner kong si Mao, Mama Mia. Sa wakas, gising ka na, babe. Nasaan ang baby natin? Nasa nursery pa, babe. Pero mamaya raw, dadalhin siya dito ng nurse para makita mo siya. Kamusta siya? Malusog ba siya? Kumpleto ba ang mga daliri niya sa kamay at paa? Wala bang kahit na anong kulang na parte sa katawan niya? Oo, babe. Kumpleto ang lahat ng parte ng katawan ni baby. Malusog na malusog siya at kasing ganda mo rin. Kuwang-kuwa niya nga ang matangos mong ilong sa kamakapal na pilik mata. Buti hindi itong malaking ilong ko ang nakuha niya kasi baka magmukha siyang lalaki. Baliw ka talaga, babe.
Pero mabuti naman at malusog si baby. Hindi na talaga kinaya ng katawan ko ang epekto ng anesthesia sa akin kagabi. Kaya siguro nawala na ako ng malay bago pa mailabas si baby mula sa tiyan ko. Kaya nga, babe. Nag-alala pa ako nang bigla kang pumikit at hindi na nagsalita. Pero ang sabi ng doktor, normal lang daw yun. Kasi malakas ang tama ng anesthesia lalo na kapag payat ang nagbubuntis. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman. Bukod sa medyo mabigat ang pakiramdam ko sa buong katawan ko. Babe? Matanong ko lang. Saan ka nga pala nakakuha ng pera para matuloy ang cesarean ko? Ha? Ano? May pinasok lang akong racket tapos ayun. Naipon ko ang pera na para dito sa panganganak mo. Ano racket naman yun? Taga-deliver ng mga karne ng baboy at manok dun sa isang malaking tindahan. Yung malapit lang sa kinukuhanan ko ng balot. Bakit mo naman natanong, babe? Wala lang. Para kasing ang bilis mong nakaipon ng pera. Ang laking halaga kaya ng kinailangan natin para sa cesarean ko. Kaya nagtataka ako kung paano ka kagad nagkaroon ng ganun kalaking pera. Ano rin kasi... Mabait yung may-ari ng malaking tindahan na dinideliveran ko ng mga karne ng baboy at manok. Tapos nung nakaraang linggo, nakwento ko sa kanya ang tungkol sa buhay natin at sa pagbubuntis mo. Medyo drinamaan ko ng konti, kaya ayun, pinautang niya muna ako. At ang pera na yun ang ginamit ko na pambayad dito sa ospital. Ganun ba? Inutang mo pa pala ang pera na pinambayad mo dito, babe? Akala ko kung ano nang ginawa mo para lang magkapera. At ano naman ang naisip mo na gagawin ko? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ayoko rin kasing mag-isip ng kahit na anong masama tungkol sa'yo. Pero nag-aalala lang ako na baka mamaya kung ano nang maisip mong gawin para lang magkaroon ng perang panggastos para sa panganganak ko. Babe, alam ko na sa ating dalawa, ikaw talaga yung mas nahihirapan kasi ikaw lang ang nagtatrabaho. Pero pwede bang mangako ka na kahit kailan, hinding-hindi ka gagawa ng kahit anong masama para sa amin ni baby? Huwag kang mag-alala. Ngayong nakapanganak na ako, mas makakatulong na ako sa'yo at sa mga gastusin natin sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin ang mga gastusin na yan. Basta ang gusto ko ngayon, magpalakas ka para makauwi na kaagad tayo sa bahay kasama si baby. Wala naman akong ginagawa na kahit anong masamang bagay. Maniwala ka. Lahat ng kinikita kong pera na para sa ating tatlo nila baby, galing yun sa malinis na paraan. Kaya magtiwala ka lang sa akin, babe. Kasi kahit kailan, hindi ako magnanakaw o gagawa ng kahit na anong masamang bagay para lang magkapera. Mama Mia, habang kausap ko si Mao ng mga oras na yon, ay pilit kong tinitignan ng diretso siya sa kanyang mga mata. Malalaman niya kasing nagsisinungaling ako kapag umiiwas ako ng tingin sa kanya noon. Kaya kahit nilalamon na ako ng konsensya sa dibdib ko, ay nagpatuloy lang ako sa pagsisinungaling ko sa kanya. Napaniwala ako naman siya sa mga sinabi ko noon dahil na rin siguro sa malaki talaga ang tiwala niya sa akin. Si Mao kasi yung tipo ng tao na ayaw talaga niyang gumagawa ng mali, lalo na ng masasamang bagay na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Ang sabi niya noon, lahat daw ng kamalian ng isang tao ay babalik lang daw sa kanila. At yun ang ayaw niyang mangyari sa pamilya namin. Wala pang isang linggo ang nakalipas ay na-discharge na rin si Mao at ang anak namin sa ospital. Masaya kaming umuwi ng bahay dahil wala kaming naiwan na kahit na magkanong bill sa ospital. Sa totoo lang, may natira pa nga kaming pera noon na binigay ko rin sa partner ko. Nang bumalik ako sa pagtitinda ng balot ay muli akong kinausap ni Jano para rumaket bilang taga-deliver ng pinagbabawal na gamot. Pero ako na mismo ang umayaw, Mama Mia. Tama na yung ilang beses kong ginawa yun dahil wala akong ibang pagpipilian noon.
pero hindi na ako babalik sa pagtutulak o paghahatid ng pinagbabawal na gamot. Sa loob ng 2 buwan ay pilit naming kinakaya ni Mau ang buhay bilang mga bagong magulang. Bumalik ako sa pagiging barker sa umaga at tindero ng balot sa maghapon. Napagkakasya naman namin ang kinikita naming pera dahil pareho kaming hindi maluho. Pero Mama Mia, isang mabigat na pagsubok na naman ang dumating sa buhay namin. Pagsubok na nagtulak sa akin para muling lapitan si Jano at hingyan ng tulong. Good morning, Jano. Good morning din. Liga, pasok ka. Salamat. Ano bang meron? Napadaan ka yata ngayon dito sa bahay namin. May kasama ka ba ngayon dito sa bahay? Wala naman. Nasa school pa yung mga kapatid ko. Si Erpat naman, nasa sabungan at baka mamayang gabi pa ang uwi. Bakit mo natanong? Jano, hingi sana ulit ako ng racket ngayon. Oh! Akala ko ba ayaw mo na nung racket ko? Gipit na naman kasi ako ngayon. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, huwag ka na munang tumigil. Ang dami kayang addict na natutuwa sa'yo. Kasi hindi ka raw halata kapag nag-aabot ka ng item sa kanila. Tsaka napakadali ng trabaho na to. Huwag ka kasing kabahan. Ayaw mo nun? Mag-aabot ka lang ng balot na may kasamang maliliit na plastic tapos libo na kaagad ang kita mo? Saan ka naman makakahanap ng ganong klaseng racket na mabilis ang pera, di ba? Nakukonsensya lang kasi talaga ako at saka natatakot ako na mahuli. Bakit ka makukonsensya? Eh mga small time lang naman tayo na pusher. Inaabot lang naman natin yung mga item dun sa mga bumibili. Hindi naman tayo yung gumawa ng item eh. Hindi rin naman tayo yung bumili ng item. Oh, bakit naman ako makukonsensya? Ang dapat na makonsensya, yung mismong malalaking sindikato na gusto lang kumita ng malaking pera kahit makasira pa ng buhay ng ibang tao. Yun talaga ang dahilan kaya ayoko nang bumalik sa racket mo. Kasi wala naman talagang nadudulot na maganda sa buhay ang droga na yan. Kung hindi nito sisirain ang buhay ng isang tao, tiwala at buong pamilya naman ang wawas sa akin yan. Pero pare, isipin mo. Kung hindi rin dahil sa droga na yan, wala rin tayong racket ngayon. Hindi ko mapag-aaral yung mga kapatid ko at hindi kami makakalipat dito sa mas maayos na bahay. Kaya magpasalamat na lang din tayo. Kasi kung wala yung mga droga na yan at wala yung mga sindikatong nagsusupply niyan, wala tayong ganitong racket na may malaking kita, pare. Ay, mabalik ako. Kailan mo ulit gusto magsimula mag-deliver? Sa lalong madaling panahon sana, Jano. Malaking halaga kasi ang kailangan ko para sa gamot ng baby namin ni Mau. Oh! Anong nangyari sa anak nyo? Meron kasi siyang hydrocephalus. At ang sabi ng doktor, kailangan daw namin ipagamot si baby bago pa lumala ang sakit niya. Grabe, Billy. Ang laking problema nga niyan. Sinabi mo pa. At mas malaking halaga din ang kailangan ko ngayon. Matagal kasi nagamutan at gastusin ang makakarap namin ngayon ni Mau. Kaya Jano, baka pwede na bigyan mo ako ng maraming listahan para mabilis ako makaipon ng pera. Gusto mo ba talagang kumita ng mas malaking pera? Siyempre naman. Kailangan ko talaga ng pera ngayon para sa anak namin. Alam mo naman na sila na lang ni Mau ang nagbibigay direksyon sa buhay ko. At hindi ko kakayanin na mawala ang isa sa kanila. Sige pare, may ibibigay ako na mas malaking racket sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi ka mapapahamak dito. Akong bahala sa'yo. Talaga, Jano? Naku, maraming salamat. Wala yun, ikaw pa ba? Malaki na ang tiwala ako sa'yo. Tsaka matagal na rin kitang kinukwento sa mga boss ko. Kaya sigurado ako na pagbibigyan nila uli ako na ipasok ka. Tapos dun pa sa mas malaki na racket na sinasabi ko sa'yo. Basta magpapakabait ka lang at maging maingat ka lagi. Para pare-pareho tayong kumita ng malaki at hindi mapahamak. Yeah. Mama Mia,
pinakilala na ako ni Jano sa isang boss niya na hindi leader ng sindikato pero mataas ang posisyon doon. Nakakatakot din ang lugar na pinagdalhan niya sa akin noon. Isang maliit na bahay yon, hindi kalayuan sa amin at may mga lalaking puro tattoo sa katawan ang nakapaligid doon. Para bang binabantayan talaga nila ang bahay na pakay namin ni Jano. At nang makapasok kami sa loob, naamoy ko kaagad ang magkakahalong amoy ng alak, sigarilyo, pawis at kung ano pang amoy na hindi ko maintindihan. May isang mahabang lamesa doon na ang kalahating bahagi ay tumpok ng pera ang nasa ibabaw. At ang kalahati naman ay may mga malalaking pakete na may lamang puting pulbo. Pinakilala ako ni Jano sa Bosnia na nakaupo sa may harap ng mahabang lamesa. Matabang lalaki siya, makapalang balbas at bigote. Medyo napapanot na at kahit nakasuot na ng sando ay pawisan pa rin ang mataba niyang katawan. Doon din ay piniliwanag nila sa akin ang dapat kong gawin sa bagong racket na sinasabi ni Jano, Mama Mia. Bibigyan nila ako ng motor at magpapanggap ako na delivery boy sa iba't ibang lugar. Palaging may lamang pagkain o package ang delivery bag ko at sa loob noon ay may mga nakatagong pakete ng droga. Ang sabi nila sa akin ay kailangan na mas maging maingat ako sa trabaho ko dahil mas malalaking tao ang pagbibigyan ko ng mga i-deliver ko na ipinagbabawal na gamot. At bago ako umalis sa bahay na yon ay inabutan kaagad ako ng boss ni Jano ng isang makapal na sobre na puro 1,500 ang laman. Paunang bayad daw yon at hintayin ko na lang daw ang unang trabaho ko. Sinabi niya rin noon na kapag nagustuhan niya ang trabaho ko ay dadagdagan niya pa raw ang perang binigay niya sa akin, Mama Mia. Mahirap! Pero wala nang atrasan to, Mama Mia. Sana lang ay mapatawad ako ni Mao sa paraan at landas na pinili ko para lang maipagamot ko ang anak namin. Sana wag niya akong iwan kapag nalaman niya ang totoo. Sana maunawaan niya ako. Sinabi ni Jano at ng boss niya ay mas naging malaki at seryoso nga ang trabaho ko. Kung dati kasi ay nagpapanggap ako na nagtitinda ng balot para maiaabot at makapagbenta sa mga tao sa lugar namin ng bawal na gamot, nang mga oras na yon ay delivery boy naman ang kunwaring trabaho ko. At pumupunta ako sa malalayong lugar at malalaking bahay para mag-deliver ng mga pagkain o iba pang package na may kasamang pakete ng droga. Minsan, nagugulat pa ako noon kapag nababasa ko ang mga pangalan ng pagde-deliveran ko ng mga droga, Mama Mia. Meron kasing mga politiko, anak ng politiko o kaya ay mga kilalang personalidad sa lugar namin. Hindi ako makapaniwala noon na sa magandang imahe na pinapakita nila sa ibang tao o sa lugar na hinahawakan nila, ay may maduming bagay rin pala silang ginagawa na pilit nilang tinatago sa mata ng ibang taong nakakakilala sa kanila. Wala pang 2 linggo ang lumipas ay nasimulan na ang treatment na para sa anak namin ni Mao, Mama Mia. Laking pasasalamat ko dahil kasunod noon ay ang pagbuti ng kalagayan ni Baby. Malaki ang gastos, pero lahat ay natustusan ko.
Mula sa treatment ni baby, mga gamot at vitamins niya, at iba pang gastusin sa ospital at bahay namin. Hanggang sa muli na naming naiuwi si baby sa bahay para doon na magpagaling pagkatapos ng treatment niya. Dahil marami pang sumunod na magastusin, Mama Mia, ay hindi pa rin ako huminto noon sa pagracket ko bilang pusher at delivery boy kasama si Jano. At nang mga oras na yon, nagsisimula ko ng kasanayan ng buhay ng pagiging isang tulak ng ipinagbabawal na gamot. Nagising ngayon. Maaga rin kasi yung simula ng trabaho ko ngayon. Kaya inagaan ko na rin talaga ang gising. Ganun ba? Pasensya na kung hindi ko na namalayan ang pagbangon mo sa higaan kanina. Ikaw pa tuloy yung nagtimpla ng kape mo. Ayos lang. Ayoko rin naman talagang gisingin ka kanina. Kasi nga masyado pang maaga. Isa pa, alam ko rin na puyat ka kaya gusto ko na makatulog ka muna ng mas mahabang oras. Napalitan ko na rin pala ng diaper si baby, kaya wala ka nang dapat na alalahanin sa kanya. Salamat, babe. Dapat kinising mo na lang ako para gawin yun. Ang pag-aasikaso na nga lang kay baby ang ginagawa ko dito sa bahay, tapos aabalahin pa kita ng dahil sa anak natin. Kahit kailan, hindi kayo naging abala ni baby para sa akin. Saka responsibilidad ko rin naman na alagaan siya. Kaya ayos lang kahit ako ang magpaligo o magpalit ng diaper niya. Oo nga pala, babe. Ako na ang bibili ng mga gamot ni baby mamaya. Kasi makakadaan naman ako ng butika. Pero eto, itabi mo muna tong pera. Kasi baka may bigla kang kailangan na pagkagastusan dito sa bahay habang nasa trabaho ako. Oh, babe. Ang laki naman ng pera na to. Extra ko yan mula sa mga tip na natanggap ko nito mga nakaraang araw. Ikaw na lang magtabi kasi baka kung saan ko pa magastos yan eh. Pero saan ba talaga galing ang pera na to? Kasi kung ikaw na rin ang bibili ng mga gamot na kailangan ni baby, tapos iiwan mo sa akin ng ganito kalaking halaga, parang napakalaki naman yata ng sinusweldo mo sa pagiging delivery boy mo. Babe, malaki lang talaga magbigay ng tip ang mga customer namin. Gaano naman kalaki ang halaga ng mga tip na sinasabi mo? 3,000? 5,000? 10,000 tip? Ano ba talagang dinideliver mo sa kanila at nagbibigay sila ng malaking pera sa'yo? Ano bang mga tanong yan, Mau? Sinabi ko naman sa'yo dati na mayaman talaga yung mga customer namin. Lalo na yung may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Binigyan pa nga ako ng motor ng boss ko para magamit ko, di ba? Saka di ba dapat na magpasalamat ka na lang? Kasi nga, may mababait akong customer na nagbibigay ng tip sa akin. Kasi nga malaking tulong yun sa mga gastusin dito sa bahay at kay baby. Paano ako magpapasalamat kung hindi ko naman alam kung anong klaseng trabaho yung ginagawa mo? Pinag-iisipan mo ba talaga ako ng masama? Billy, ayoko naman talagang mag-isip ng kahit na anong masama sa ginagawa mo pero hindi ko maiwasan. Akala mo ba hindi ko naririnig ang tungkol sa pagsama-sama mo sa drug addict na si Jano? Hindi drug addict si Jano, Mau. Sige, sorry kung mali ako. Hindi nga pala adik si Jano, dahil isa siyang pusher. Saan ba talaga papunta tong usapan na to? Alam mo kung anong gusto kong tukuyin, Billy. Ayokong kumain kami ni baby ng mga pagkain na ang ginagastos na pera ay mula sa masamang bagay. Pero wala nga akong kahit na anong masamang ginagawa. Nagtatrabaho ako ng maayos at wala akong inaapakan o sinasaktan na ibang tao. Hindi rin ako nagnanakaw o nagbebenta ng kahit na anong ipinagbabawal na gamot. Kung yan ang nasa isip mo ngayon. Talaga? Kahit kailan? Hindi ka tumikim o humawak ng kahit na anong klase ng droga? Oo! Bakit ko naman kasi gagawin yun? Aaminin ko na minsan sumasama ako kay Jano. Pero dahil lang yun sa marami siyang kakilala na customer na gustong kumuha ng mga karne ng baboy at manok na dinideliver ko. Yun lang yun, Mau. Wala nang iba pang dahilan. Maniwala ka naman sa akin. Kasi kahit kailan, hindi ko sisirain ang tiwala na binigay mo sa akin. Pasensya ka na, Billy. Natatakot lang kasi talaga ako. Natatakot ako na magulo ang buhay.
buhay natin ang dahil sa droga. Na baka pati tayo, masira at mapahamak sa huli. Pero may tiwala ako sa'yo, Billy. Kaya paniniwalaan ko lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon. Mama Mia, dahil ayoko nang magsalita pa ng mga kasinungalingan o bagong pangako na hindi ko rin naman matutupad, niyakap ko na lang si Mao na naiiyak na rin ang mga oras na yun. Humingi ulit siya ng sorry sa akin at sinabi niya na hindi niya na raw ako pag-iisipan pa ng masama. Sinabi ko na lang sa kanya noon na magtiwala siya sa akin dahil hindi ako magpapasilaw sa pera at gagawa ng kahit na anong masamang bagay para sa pera. Kahit gaano ko kagusto na biglang huminto noon sa pagiging pusher at delivery boy ng droga ay hindi ko magawa, Mama Mia. Nakatali na kasi ako sa sindikatong pinagtatrabahuan ko noon. Nang minsang sinabi ko kay Jano ang gusto kong gawin na pagkala sa sindikato, ay binalaan niya ako na pwedeng malagay sa panganib ang buhay ko at ng pamilya ko. Kaya mas mabuti raw na ipagpatuloy ko na lang ang ginagawa kong pagtatrabaho at pagpapanggap bilang delivery boy. Kaya halos 3 taon kong tiniis ang pagtatrabaho na may kinalaman sa droga, Mama Mia. Naging maingat ako hindi lang sa mga pulis at sa mga taong nakapaligid sa akin, kundi pati na rin sa partner ko dahil ayoko talagang malaman niya ang totoo kong trabaho. Taong 2016 nang magsimulang ipahuli ang mga drug addict at pusher sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Mama Mia. Maraming nahuhuling addict, pusher at iba pang mga inosente raw. May mga pinapatay rin na may kinalaman sa droga, na hindi ko alam kung pulis ba ang may gawa o mga malalaking tao sa sindikato. Pero ang pinakamaraming buhay na nakikitil noon ay ang mga taong nagtutulak, nagde-deliver o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Pasensya na, naligaw ako eh. Ano bang problema at dito ka nakipagkita sa akin sa may bakanteng lote? Dulo pa pala to ng barangay na to, kaya nahirapan akong hanapin. Teka, wala ba nakasunod sa'yo dito? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Oo, alam mo naman kung gaano ako kaingat, diba? Sabihin mo na kasi sa akin kung ano bang problema mo. Kailangan muna natin magpalamig. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon. Lumabas na kasi ang drug watchlist sa lugar natin, Billy. At kasama ang mga pangalan natin sa listahan. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? E di ba ang sabi mo, may proteksyon tayo mula sa mga mataas na tao sa sindikato? Nasaan na yung sinasabi mong proteksyon? Saka paano nila nakuha yung mga pangalan natin? Pwede ba, Billy? Wala akong oras para sagutin yung mga tanong mo na yan. Bakit ka pala nakipagkita sa akin ngayon kung hindi mo naman ako mabibigyan ng mga sagot? Kasi nga, iaabot ko tong pera sa'yo. Teka, ang laki naman nito, Jano. Para saan ba ang pera na to? Magpapalamig nga muna kasi tayo, kaya kailangan natin magpakalayo-layo sa lugar na to. Pumunta ka sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Isama mo yung pamilya mo, doon na muna kayo magtago. E paano yung ibang item na nasa akin? Hindi ko pa na-deliver tong mga to. E bahala ka na muna sa mga yun. Kung gusto mo, itago mo o kaya ibenta mo na muna sa iba. Kontakin mo na muna yung mga pagdedelibera mo ng mga item. Sabihin mo na magpapalamig lang muna tayo. Pare, balaan mo na rin sila na mag-iingat. Sobrang delikado ngayon. Tsaka kapag nakausap mo sila, sabihin mo na huwag tayo ilaglag, ha? Eh kung sumuko na lang kaya tayo sa mga pulis? Eh gago ka pala talaga eh. Gusto mo ba magpakamatay? Wala silang bubuhayin sa ating mga pusher, kaya huwag kang tatanga-tanga.
Kaya kung gagawin mo yung katangahan mo na yan, pag-isipan mo na 100 beses. O sige na, kailangan ko na rin umalis. Mag-iingat na lang kayo ha. Umalis ka na kaagad, sama mo na yung pamilya mo. Bilisan mo na, bago ka na napuntahan. Sige na. Sige, Chano. Salamat. Uy, tumatawag si Mau. Hello, babe. Bakit napatawag ka? Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, pauwi na ako. May binili lang ako dito sa tindahan na malapit sa atin. Pero mamaya lang, nandyan na ako sa bahay. Mabuti naman. Sinacharge ko kasi tong phone habang binabantayan yung anak natin. Si baby kasi ayaw pa matulog kahit malalim na ang gabi. Hihintayin ka pa yatang makauwi bago siya matulog. babe, maging pake ka na pala. Kasi kailangan din natin umalis ngayong gabi. Ha? Saan naman tayo pupunta? Bakit kailangan nating umalis ng ganitong oras? Basta, mamaya ako nalang ipapaliwanag. Maging pake ka nalang muna at pagdating ko dyan, aalis na rin kaagad tayo. Sandali lang, babe. May kumakatok sa pinto. Iiwan ko lang sa lamesa tong cellphone ko para hindi mo na ibaba tong tawag. Babalik din kaagad ako. Babe, huwag mong bubuksan ang pinto! Hintayin mo nalang muna ako makauwi! Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kang... Mau! Mau, nandiyan ka pa ba? Mau, sumagot ka! Mau, ano ba? Narinig mo ba ako? Mau, please! Magsalita ka naman! Mau! Mama Mia, pagkatapos ng naging tawag ko kay Mau, ay hindi kaagad ako nakadiretso ng uwi sa bahay namin. Nakatanggap ako ng text mula sa isang kapitbahay namin na wala na raw ang mag-ina ko. May bumaril daw sa kanila ng anak ko na isang taong may suot na helmet. Pareho raw na binaril sa ulo ang mag-ina ko, Mama Mia, sa loob mismo ng bahay namin. Grabe ang hinagbis ko ng gabing yun. Dahil hindi ako makapaniwala na wala nang mag-ina ko. Gusto ko na sanang umuwi sa bahay namin pero tinawagan din kaagad ako ni Jano nang malaman niya ang nangyari sa mag-ina ko. Binalaan niya ako na wag na munang uuwi ng bahay namin dahil sigurado raw siyang may nag-aabang din sa akin doon na ibang tao para hulihin o barilin ako. Mabuti na lang at nakarating sa pamilya ni Mau ang nangyari sa kanila ng anak ko at ang mga ito ang nag-asikaso sa burol ng mag-ina ko. Ilang araw at linggo rin ako nagtago noon, Mama Mia. Ni hindi man lang ako nakadalaw o nakasilip kahit isang beses sa burol ni na Mau at ng anak ko. Hanggang sa mailibing na nga sila nang hindi ko man lang sila nayayakap. Halos araw-araw talaga akong umiiyak sa labis na pagsisising nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa mag-ina ko. At kung hindi dahil sa akin, alam ko na dapat ay buhay pa rin sila hanggang ngayon. Pero bakit hindi na lang kasi ako ang pinarusahan ng Diyos sa kasalanan o maduming trabaho na ginagawa ko noon? Bakit kailangan na madamay pa ang mga mahal ko sa buhay na wala namang kinalaman sa ginagawa ko? Bakit kailangan na mawala pa sila sa akin? Iyon ang mga tanong ko na kailanman ay hindi na nasagot pa noon. Mama Mia, ilang linggo pa ang nakaraan ay nakarating sa akin ang balita na napatay na rin daw si Jano ng isang riding in tandem. Habang bumibili raw siya ng ulam sa isang karinderya, ay binaril daw siya sa ulo ng isa sa mga sakay ng motorsiklo. At doon na rin ako nagdesisyon na sumuko na sa mga pulis. Sumuko ako kahit wala akong kasiguraduhan kung bubuhayin pa nila ako o papatayin kagaya ng palaging sinasabi sa akin ni Jano.
Wala na rin naman akong pakialam pa kung mamatay ako ng mga oras na yun dahil wala na rin ang mag-ina ko. Kung pwede lang din, ako na ang humiling sa mga pulis na patayin nila ako para matapos na ang pagdurusa ko noon. Pero hindi yun nangyari, Mama Mia. Nang sumuko ako sa kanila ay kinuha lang nila ang record ko at pagkatapos ay kinulong na nila ako. May ilang beses din nila akong tinanong tungkol sa kung kanino ako nagtatrabaho o saan ko kinukuha ang mga bawal na gamot na dinideliver at binibenta ko. Pero dahil maliit lang na tao ako sa sindikatong pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ay wala rin akong masyadong impormasyon na naibigay sa kanila noon. Ilang taon din akong nakulong noon bago ako nabigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa. Tinulungan ako ng isang tita ko na naging malapit din sa akin noong bata pa lang ako. Nang makalaya ako ay ang puntod ni Mawat ng anak ko ang kauna-unahan kong pinuntahan. At hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko na humagulgol habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanilang dalawa noon. Alam ko naman na kailanman ay hindi ko na maririnig mula sa kanila ang mga salitang pinapatawad na nila ako. Pero sana dumating pa rin ang araw na muli kaming magkasama-sama. Mama Mia, nagpapasalamat ako sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang makalaya ako. Ngayon ay totoong iniwanan ko na ang maduming trabaho ng pagbibenta ng pinagbabawal na gamot. Siguro nga hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng mag-ina ko na nawala sa akin. Pero sigurado naman ako na kahit papaano ay natutuwa sila dahil sa pagbabago na patuloy kong ginagawa ngayon sa buhay ko. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Billy.